Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Isang magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga avid listeners, supporters and subscribers nitong Pinoy Creepy Tales channel katulad ko. At lalo na sa lahat ng mga bumubuo, admin at narrator nitong PCT channel. Dahil sa kakatapos lang ng mahal na araw, ay naisipan kong ibahagi ang karanasan ng aming magkaibigan sa isang nilalang na kung tawagin natin ay manananggal. Ako nga po pala itong muli si Joanna, ang sender ng kwentong Maynila sa Hating Gabi. Pasensya na kayo kung hindi medyo nakakatakot yung kwento ko nung nakaraan. Hindi ko na po kasi napansin na mas nanggigil ako sa mga chismosa dito sa aming lugar imbis na doon sa aswang na nanggambala sa amin. Actually, mga ka-creepy tales, mas nauna itong mangyari kaysa doon sa karanasan ko sa pagbubuntis ng pinsan kong si Liza. Nauna ko lang na ibahagi yun dahil nitong nakaraan lang ang pangyayaring iyon. Anyways, itong kwentong ito ay nung taong 2016 nangyari sa probinsya ng kaibigan kong si Maika. Bakasyon ng panahong iyon at naisipan namin na umuwi sa kanilang lugar. Nakapagpaalam naman ako ng maayos sa aming bahay at dahil sa isa kong mabuti at masunuring anak ay agad din naman nila akong pinayagan. Madaling araw ng Biyernes kami bumiyahe ni Maika papauwi sa kanila. Matagal at mahaba-habang biyahe ang inabot namin noon at pasado alas 3 na ng hapon kami nakarating sa kanilang bahay kung saan kami magbabakasyon at mamamalagi ng mga ilang araw. Masaya kaming sinalubong ng kanyang mga magulang at mga kapatid sa may terminal ng bus na kung saan ay mga ilang oras pa ang biyahe papunta sa kanila. Noong pagkarating namin sa kanilang bahay, ay tuwang-tuwa ako dahil sa simoy ng hangin. Yung tipong probinsyang probinsya ang pakiramdam at sobrang nakaka-relax. Sobrang layo ng pinagkaiba sa Maynila na sobrang matao, mausok, maingay at naglipa na ang mga chismosa sa kalsada. Kinagabihan matapos naming maghapunan, ay niyaya ako ni Maika na magpahangin sa labas ng kanilang bahay. Umupo kami sa mahabang upuan na nakalagay sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nagkukwentuhan lamang kaming dalawa ng mga kung ano-anong bagay habang pinagmamasdan ang buong paligid. Wala kang makikitang mga kabahayan at puro mga puno at tanim na mais o palay yata ang tanging mong makikita. Isama nyo pa ang mga huni ng kuliglig at mga alitaptap na ang sarap-sarap sa pakiramdam at napakasarap pagmasdan. Nasa kaligitnaan kami ng pagkukwentuhan ni Maika nang may maulinigan akong tila ba pumapagaspas na pakpak sa may kalayuan. Tumigil ako sa pagsasalita at pinakinggan kung ano iyon. Marahil ay napansin ni Maika ang bigla kong pananahimik, kaya nakigaya din ang lukaluka kong kaibigan at tumahimik. Nung masigurado ko na pagaspas niya ng pakpak iyon, ay agad kong tinanong kung naririnig niya ba iyon, na sinagot niya ng oo na may kasamang pamumutla sa kanyang buong mukha. Tinanong ko kung ano kaya iyong naririnig namin na yun.
Pero tumayo lang si Micah sa kanyang pagkakaupo at sumagot na manok lamang daw iyon at agad na nagyayang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nagtaka lang akong sumunod sa kanya at iniisip kong may manok ba na lumilipad sa gabi? Ano yun? Call center agent? Pagkapasok namin sa loob ng kanilang bahay ay agad niyang ikinandado ang kanilang pinto at isinara ang mga bintana. Hindi naman ako nagtaka kasi naisip ko na dapat talagang magsara ng mga bintana kasi malamig at maginaw. Naglatag lang kami ng makapal na kutsyon sa kanilang sala dahil doon kami matutulog na dalawa. Nung nagpaalam na ang mga magulang at mga kapatid ni Micah na matutulog na sila, ay humiga na din kaming dalawa. Pabiling-biling ako sa pagkakahiga at hirap na makatulog habang si Micah naman ay himbing na himbing na sa kanyang pagkakatulog. Hindi ako namamahay pero sadya lang na hirap akong dalawin ng antok nung oras na iyon. Nasa pagmumuni-muni ako sa aking pagkakahiga nang may unti-unti akong maulinigan na pagaspas ng mga pakpak na mahina nung una. Pero habang patagal ng patagal ay palakas ito ng palakas na tila ba papalapit ito ng papalapit sa bahay nila Micah. Nag-uumpisa na din akong kabahan dahil iba ang pakiramdam ko doon sa pagaspas na iyon. Sigurado akong hindi iyon manok na tulad ng sinasabi ni Micah. Isa pa, wala namang lumilipad na manok lalo na sa gabi. Rinig na rinig ko din ang mga sanga sa puno at yung hangin na tila ba may dumadaan na isang napakalaking bagay. Kinilabutan na din ako nung oras na yun dahil sa para bang umiikot-ikot ito sa buong paligid. Nagtalukbong ako ng kumot at sumiksik sa tabi ni Micah na sarap lang sa kanyang pagkakatulog. Hindi ko na masigurado guys kung nakatulog ba ako nung gabing iyon o hinimatay sa takot at kinaumagahan na nagkaroon ng malay tao. Kahit sa Maynila ako nakatira, alam ko na manananggal iyong narinig ko na yun. Ako pa yung lolo ko hinimay ka na manok daw yun. E di wow. Pagkagising ko ay agad na akong bumangon dahil ako na lang pala ang nakahilata sa sala. Nakalimutan ko na maaga gumigising ang mga taga-probinsya. Pagkatapos naming mag-almusal nila Micah ay nagyaya ito na maglakad-lakad sa paligid ng kanilang lugar at pumasyal sa mga kakilala at mga kababata niya na sinang-ayunan ko naman kaagad. Nagpaalam kami sa kanila at agad din na umalis. Sinamahan kami ng kapatid na lalaki ni Micah na bata lamang sa kanya ng mga ilang taon. Pinuntahan namin ang palibot ng mga isang malawak na manggahan na puro hitik sa mga bunga noong panahon na yun. Pagkatapos ay isa-isa naming pinuntahan ang kanyang mga kababata. Mababait ang mga yun at halatang matitino. Naloka nga lang ako sa pagitan ng mga bahay doon sa lugar nila. Sobrang magkakalayo kaya hindi na ako nagtataka kung bakit feel na feel nung manananggal ang paglipad nung nakaraang gabi. Halos mag-aalas 6 na ng gabi nung nagkayayaan kaming bumalik na sa bahay nila Micah. Medyo nagmamadali pa nga ang magkapatid sa paglalakad para daw hindi kami abutan ng dilim sa daan. Naglalakad na kaming tatlo pabalik at nasa bungad na kami nung malawak na manggahan. Ilaw lang ng mga cellphone at liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay namin sa daanan. Nakafocus kami sa paglalakad nang marinig ko na naman yung pagaspas ng pakpak na narinig ko kinagabihan. Pero nung mga oras na yun ay tatlo na kami na nakapansin doon at mga nagkatinginan. Agad na sinabi ni Micah na mas bilisan pa namin ang aming paglalakad
na hanggang sa naging palakad takbo na ang ginawa naming tatlo. Mga ilang minuto lang ang lumipas ay sobrang lakas na nung pagaspas ng pakpak na nadidirig namin at tila ba sobrang lapit na nito sa aming kinaroroonan. Tumatakbo na kami dahil sa takot nung lumingon yung kapatid ni Micah sa may bandang likuran namin at bigla itong sumigaw ng manananggal. Kami naman ni Micah ay napalingon din sa likod at ganun na lamang ang sindak sa aking pagkatao nang makita ko ang isang figura ng tao na may malalaking pakpak na lumilipad at patungo sa kinaroroonan namin. Napasigaw kaming tatlo habang nagsisitakbuhan ng ubod ng bilis. Ito namang si Micah ay sumisigaw na videohan daw namin yung manananggal na humahabol sa amin. Ang siste ay gusto yata ni Micah na tumigil kami sa pagtakbo at videohan ang pagsugod sa amin ng manananggal na yun. Hindi na no, at wala din akong balak makipagsabong. Kaya mas lalo pa naming binilisan ang pagtakbo. Ako naman ay lumilingon-lingon habang tumatakbo. At dahil sa sinag ng buwan, ay nakita ko ang mukha ng naturang manananggal. Yung mga mata niya ay kulay itim lahat at wala kang makikita na kulay puti sa paligid nito. Mahaba at buhaghag ang buhok. Hindi ko alam kung dahil sa hangin o talagang bad hair day lang yung manananggal na yun noong mga sandaling iyon. Kitang-kita din na makintab ang mga braso nito na may mga kukong maiitim na sobrang mahahaba at napakatutulis. Sinabi nung kapatid ni Micah na sumuong kami sa mga puno ng mangga para hindi kami malapitan ng manananggal na agad din naming ginawa. Patuloy pa din kami sa pagtakbo pero yung manananggal ay naririnig pa din namin sa itaas ng mga puno. Ilang minuto pa ang itinakbo namin at pakiramdam ko ay bibigay na ang mga tuhod ko na nung sa wakas ay matanaw na namin ang ilaw na nagmumula sa bahay nila Micah. Marahil ay narinig kami ng mga magulang nila na sumisigaw kaya lumabas ang mga ito kahit na medyo may kalayuan pa kami. Pagkarating na pagkarating namin sa tapat ng kanilang bahay ay halos hindi kami mga makapagsalita at sobrang mga hinihingal at pagod na pagod. Agad din kaming mga pumasok sa loob ng bahay at inilak ang mga pintuan pati na din ang mga bintana. Hindi na din namin narinig ang pagaspas ng pakpak ng manananggal na yun. Ang sabi ng nanay ni Micah ay napadaan lang daw iyon kung saan kami mga naglalakad kaya natsyempuhan at napagtripan kaming habulin. Maayos naman ang mga ilang araw pa na itinigil ko kina Micah pero hindi na nga lang kami lumalabas ng bahay kapag papadilim na. Maraming salamat at pasensya na kayo kung may kahabaan ang kwento kong ito. Mabuhay at more power sa Pinoy Creepy Tales Channel at sa lahat ng mga nakikinig, supporters at subscribers na katulad ko. P.S. Para sa manananggal ng habol sa amin, ingat ka lalo pa at may curfew ngayon. Baka makalaboso ka nang wala sa oras. Aga-agahan mo na ang pananakot. At nag-effort kami sa pagtakbo papalayo sa'yo. Kaya sana ay mag-effort ka din sa pagme-makeup. Alam naman namin na nakakatakot ang itsura mo. Pero huwag mo na sanang panindigan pa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. From Joanna. So yan po, magandang araw mga Creepy Tales. Bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito, ay isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating mga last update o sa mga nakaraang videos natin. Umpisa na po natin kasi baka mapahaba at may magreklamo na naman. Shoutout po
to these following people. Hello po kay Miss 777 Hayres na nakikinig mula sa Japan. Maraming salamat po at sana hindi kayo magsawang suportahan at tangkilikin itong PCT channel. Yan, binabati ko rin po syempre si Miss Hale Rain Led na isang na ating avid listener dito sa PCT channel. Hello din po kay Boss Bobby Ong Sueco, kay Boss Mang Popoy.info na nagtatanong bakit daw na pa-unsubscribe siya dito sa ating PCT channel. Sir, kay Boss Mang Popoy.info, siguro po kasi nung nakaraan, hinide muna namin yung channel. Inayos kasi namin yung mga ibang video. Kung na-unsubscribe po kayo, sana po subscribe na rin po ulit kayo. At syempre sana suportahan nyo din po yung bago nating channel na Jazzy Talosig. Nakalagay po siya dyan sa nakapin po yung link ng channel na pwede yung Jazzy Talosig. Bali, ina-upload din po namin yung mga kwento dito sa PCT channel, dun sa Jazzy Talosig channel. Parang kasi halimbawa lang na may magkaroon ng problema dito sa PCT channel. Ang gagawin namin, dun kami sa Jazzy Talosig. So sana po masuportahan nyo din yun. Ayan, hello din po syempre kay Miss Erica Tejano, kay Miss Mary Asilar, maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Hope Hope Menor, si Miss si Boss Ave Jimar Dugay, sana tama yung pagkaka-pronounce ko. Boss Ave Jimar Dugay, maraming salamat po. Shoutout din po kay Miss Ofelia Yasin, kay Miss Bells Malbas, kay Miss Ann Ramoga, kay Boss Jamer Belarmino na nakikinig mula sa Hong Kong, maraming salamat. Hello din po and shoutout kay Boss Russell Ferreras, kay Miss Jude's Evening Star, kay Boss Bambam Nietes, maraming salamat. Hello din po and shoutout kay Miss Angelina Suzuki, kay Miss Flores Miriam Urieta, kay Boss Aryan Chris Ranke, maraming salamat po. Hello din po and shoutout kay Miss Lizly, kay Boss Lawrence Lianto, kay Miss Marichelle De Guzman na talaga namang ating avid listener and supporter dito sa PCT channel. Miss Marichelle, sana po hindi kayo magsawang suportahan at pakinggan yung mga kwentong ibinabahagi natin dito sa PCT channel. Ayan, hello din po syempre kay Miss Angelina Suzuki, kay Boss John Reniel Zacate, kay Boss Michael Jordan De Juan, maraming salamat po Sir Michael. Sana po patuloy nyo lang suportahan at tangkilikin itong PCT at sana makapag-subscribe din kayo sa Jazzy Talosig. Binabati ko rin po syempre si Boss Blingzy na pinapa-shoutout. Si Boss Blingzy na palagi daw nakikinig. Pinapa-shoutout niya ang Kaba Family mula sa Toyohashi, Japan. Ayan, maraming salamat po kay Sir Blingzy at sa Kaba Family sa pakikinig at suportan nyo dito sa PCT. Mag-iingat po kayo palagi and God bless you. God bless you po. Ingat po kayo palagi, lalo pat tumataas ang cases ng COVID dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng bansa. Ng mundo pala. Ayan, binabati ko rin po syempre si Boss Brymart na nakikinig mula sa Dubai, United Arab Emirates. Maraming salamat po, Sir Brymart. Ingat po kayo dyan sa Dubai. Binabati ko rin po syempre si Miss Roda Rivera, si Miss Carmelita Mabanag, si Miss Maria Silar, si Miss Rowena Tabola. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shout out kay Miss Ann Ramoga, kay Boss Sandro Contenente, kay Miss Juliet Delgado. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shout out kay Miss Elma Jordan, kay Miss Luna Lozada, kay Miss kay Boss Razel Ferreras, kay Miss Marian Ide. Maraming salamat po sa inyo. Binabati ko din po syempre si Miss Jeremy A. Anog, si Miss Neneng Malditang Anak. Kamusta na po Miss Neneng? Sa
Maraming salamat po kasi hindi nyo nakakaligtaan at hindi kayo nagsasawang makinig, pakinggan, supportahan itong PCT channel. Miss Nene, mag-iingat po kayo palagi and God bless you always po. Ayan, hello din po and shout out kay Miss Judith Nonan, kay Miss Linsky Competente, kay Miss Jennifer Mauricio na nagluluto habang nakikinig mula sa Singapore. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Singapore, Miss Jennifer. Binabati ko din po syempre si Miss Kaiser Fernandez Pinca, si Miss Erica Tejano, si Miss Ann Ramoga, si Miss Ophelia Yasin, si Miss Mix o si Mix Purple. Maraming salamat po sa inyo sa suporta nyo dito sa PCT Channel. Sana din po masuportahan nyo ang Casper Stories YT na isa rin Tagalog Horror Channel. Yung link po nila ay nasa description box, Casper Stories YT po. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Nurjana Dilangalin at ang mga kaibigan niya sa GC nila. Maraming salamat po sa inyo, Miss Nurjana Dilangalin, at sa mga friends nyo dyan sa GC nyo. Sana all may GC. Ayan, hello din po kay Miss Sheila and Asif Channel sa suporta at pakikinig. Binabati ko rin po syempre si Miss Maria Fe Escudero, si Miss Bells Malbas, nabati na natin, si Miss Judith Nonan, si Miss Annie Jean Mangitngit, si Miss Floren L. Maraming salamat po. Hello din po and shout out. Teka lang, nawala. Ayun. Kay Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan, na kasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin. Maraming salamat po, Miss Maria Fumoto. Mag-iingat po kayo palagi dyan sa Osaka, Japan. Hello din po and shout out kay Miss Elaine Almera na nakikinig mula sa Hong Kong, kay Miss Linsky, kay Miss Carmelita Mabanag, kay Miss Ophelia Yasin, kay Boss, kay Miss Daisy Orahay, kay Boss Michael Owen, kay Boss Pinoy Nightmare Stories na isa ring Tagalog Horror Channel. Sana po ay masuportahan nyo sila, mapakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila at makapag-subscribe kayo sa Pinoy Nightmare Stories. Yan, hello din po kay Miss Flores Miriam Urieta, kay Boss kay Miss Jana Chini, ayun, maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Queen Ruth, kay Miss Roda Rivera, maraming salamat po. Shout out din po kay Miss Olvidare, kay Boss Lee Merv, maraming salamat po sa suporta nyo dito sa PCT Channel. Hello din po and shout out kay Miss Krisha Dings na nakikinig mula sa Singapore. Maraming salamat po, Miss Krisha. Ingat po kayo palagi dyan sa Singapore. Hello din po and shout out kay Miss Judith Nonan, kay Boss Noy Pongs na ating listener dito sa PCT Channel. Maraming salamat po, Sir Noy Pongs. Sana patuloy nyo lang suportahan at tangkilikin itong PCT Channel. Ayan, binabati ko rin po syempre si Boss Gilbert Gipalaga, sino pa ba? Si Miss, wait lang po, si Miss Roda Rivera, maraming salamat po. Kay Boss Lance Hailar, na ating listener din dito sa PCT. Kay Miss Luna Lozada, maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Boss Bambam Nietes, si Miss Arlene Ii na nakikinig mula sa Saudi. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shout out kay Miss kay Boss Davy Nanes, kay Miss Almi Jascot, at kay Miss nabula PLDT ano na ayun, kay Miss Jophil. Maraming salamat po kay Miss Jophil na patuloy na nakikinig at sumusuporta dito sa PCT Channel. Sana po patuloy nyo lang suportahan at ang kilikin ito, itong ating channel, pati na rin po ang Jazzy Talosig. Yung mga kwento po dito sa PCT Channel, asahan nyo po na mapapakinggan nyo din po sa Jazzy Talosig. Sana po ay makapag-subscribe din kayo. So sa mga gusto pong magpa-shoutout po, magpabati dyan, comment lang po kayo kung sino yung mga gusto nyong ipa-shoutout o ipa-mention dito. Iniipon ko po yan dito sa note natin.
At sana po patuloy nyo lang suportahan itong PCT. Mag-iingat po kayo kung nasa mampanig po kayo dito sa Pilipinas o sang panig dito sa mundo. And God bless you always po. Hanggang sa susunod na takutan po, mga ka-Creepy Tales. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!